Hello mga ka-foodies! Kamusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman po ako, ang Kuya Spence nyo at ang aking may bahay, ang ating cook, si Ate Beth. Para po sa lahat ng mga subscribers na namin, welcome back po sa aming channel. At para naman po sa mga ngayon lang napadaan sa aming channel, mag-subscribe na po kayo mga ka-foodies. But before we continue mga ka-foodies, please watch this. Ang aming bagong gawang website ay live na. Ayan mga ka-foodies. Sana bisitahin nyo kami ha. I-type lamang ang www.afoodiebites.com. At syempre, libre mga ka-foodies ang registration. So mag-register na kayo. Ayan ang aming main page mga ka-foodies. Meron din kaming menu quick view kung saan makakita nyo ang aming mga menu or recipes and thumbnails on a snapshot. Tapos, naka-embed na rin dyan ang aming mga YouTube videos, so hindi nyo na kailangan pumunta sa iba pa. At, syempre, meron din kaming written recipe page kung ayaw nyo manood, magbasa na lang kayo. Meron din kaming available na groups, kaya mamimili lang kayo kung anong group nyo gustong salihan. O pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong interest group mga ka-foodies. Meron din kaming member page at lahat ng mga nakaregister sa amin, nandiyan. We will also reveal the benefits of becoming a member soon mga ka-foodies. Siyempre, meron din food forum kung saan pwede kayong mag-post ng questions para kahit sino man ay pwedeng sumagot nito. Ayan, at syempre, pwede kayo makipag-chat sa amin gamit lamang ang contact us menu. Ayan, at syempre, kung gusto nyo malaman kung anong inspirasyon namin sa paggawa ng website na ito, dito nyo makakita yun mga ka-foodies. Ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na kami sa www.efoodiebites.com. At ang ating menu for today, ang masarap na aros kaldo. Tama mga ka-foodies, magluluto tayo ngayon ng aros kaldo. At ang ating mga kakailanganing sangkap ay ang mga sumusunod. Siyempre, unang-una na dyan ang pinaghalong 1 cup of rice at 1 cup of glutinous rice o bigas at malagkit na nakababad na ng 30 minutes sa tubig. Kailangan din natin ng onion o sibuyas. Spring onion na nahiwa-hiwa ng maniliit. At yung fried and dried onion o yung dry na sibuyas mga ka-foodies. Kailangan din natin ng tubig na 1.2 liters. Tatlong medium eggs o itlog. At syempre fish sauce o patis, pampalasa. Kailangan din natin ng ground pepper o pamintang durog. At nandyan na din ang ginger o luya, garlic o bawang at dalawang chicken cubes mga ka-foodies. At syempre ang star ng recipe ito, ang chicken meat o karne ng manok. At ang panghuli, kailangan natin ng tofu pang garnish mga ka-foodies. Ayan lahat ng kakailanganin natin para makagawa tayo ng masarap na aros kaldo. Ayan. Ang pinakauna natin gagawin mga ka-foodies, gagawa tayo ng chicken broth. So, hugasan nyo yung manok, lagyan ng tubig, tagyan ng asin, at isalang sa stove. Lutuin ang ating manok hanggang lumambot ito mga ka-foodies. At sa kabilang part naman, magluto tayo ng hard-boiled eggs mga ka-foodies. Pakuluan lamang ang itlog ng 8 to 10 minutes at okay na yan. Ayan. Pagkatapos naman ng ilang minuto, kapag malambot ng ating manok mga ka-foodies, hanguin nyo na ito. Ayan, at itabi lang natin ang panyang sabaw o ang chicken broth para mamaya. Ayan, tapos sa kabilang banda, hiwain naman natin ang ating pang-garnish na tofu kasi ipiprito natin ito mga ka-foodies. Ayan, mag-prepare lamang ng kawali. Lagyan ng mantika at antayin uminit ito. Medyo damihan ng mantika mga ka-foodies. Dapat deep fried yan pero nanghinayan kami sa mantika. Kaya half deep fried lang yan mga ka-foodies. Ayan. Ang kripot namin no. Pero
Baligtarin na lang natin mamaya pagkaluto ng isang side. Ganyan, parang ginagawa natin bet mga ka-foodies. At mabilis lang yan maluto. Kaya bantayin nyong mabuti. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, luto na ang ating pang-garnish na tofu. Hanguin nyo lamang ito at ilagay sa mabilis na lagayan. At itabi muna natin para mamaya. Ang susunod natin gagawin, hihimayin na natin yung manok na niluto natin kanina mga ka-foodies. Ganyan, parang ginagawa ni Ate Beth. Ang bilis niya, no? Hindi po, na-edit na po ito. Ayan, paggawa ng ating shredded chicken. Next naman natin gagawin ay ikakat natin into squares ang ating tofu. Kasi pang-garnish nga ito mga ka-foodies. Ayan. Kapag tapos na yan, ready na tayo magluto ng masarap na arroz caldo. Magpainit lamang ng kaserola, lagyan ng mantika at isaute natin o lutuin natin ang ating onion. Haluin ito hanggang bumango. After nyan, ilagay na natin ang ating luya o ang ginger. Haluin mo ulit mga foodies. Tapos pag mabango na ito, ilagay na natin ang ating garlic o bawang. Ngayon naman, uy, subscribe daw kayo muna. Ayan, idagdag na natin ang ating shredded chicken. Lagyan ng ground pepper powder at 1 teaspoon ng fish sauce o patis. Ayan mga ka-foodies, haluin ng konti. Takpan ang ating kaserola at lutuin ito ng yung 3 minutes. Pagkalipas ng 3 minutes, ayan na. Haluin lamang natin ang ating mixture mga ka-foodies. At ayan, ilagay na natin ang pinaghalong 1 cup of rice at 1 cup of glutinous rice. Nababad na yan sa tubig ng 30 minutes ka-foodies, kaya malambot na siya. Ayan, haluin lang natin ng haluin hanggang mag-blend ang ating mixture. At pagkatapos nyan, ready na natin ilagay ang ating chicken broth. Iyan yung ginamit natin kanina, pinaglutuan natin ng ating manok. Ayan. At pag nailagay mo na ang chicken broth, magdagdag naman tayo ngayon ng 1.2 liters ng tubig. Kasi rice po yung nilagay natin doon na hilaw pa. So kailangan natin lutuin yan. Parang magluluto rin tayo ng kanin. Yun nga lang, mas marami ang ating tubig mga ka-foodies. Kapag kumukulo na ang ating mixture, haluin lamang ito ng bahagya mga ka-foodies at saka tayo maglagay ng chicken cubes. Kasi lalong may enhance pa yung lasa ng ating arroz caldo mga ka-foodies. Ayan, haluin lamang ito ng konti at hayaang mag-melt yung chicken cubes at humalo ito sa ating mixture. Pagkatapos nyan, takpan ulit natin ang ating kaserola at hayaan nating maluto ang bigas at ang malagkit. After 30 minutes, ayan na nga mga ka-foodies, malapit nang maluto ang ating arroz caldo. Kung napapansin nyo, konti na lang yung sabaw nito. Sa pagkakataong ito, i-check nyo mga ka-foodies kung luto na ang ating bigas at ang malagkit. At kapag luto na ito, ready na ang ating masarap na arroz caldo. Ayan, natatakam na naman ako mga ka-foodies, gutom na naman ako nito, nako. Ayan, at kapag luto ng ating arroz caldo, mag-garnish naman tayo mga ka-foodies gamit yung hiniwa-hiwa nating tofu kanina. Dagdagan mo pa yan ng spring onions at yung dried na sibuyas mga ka-foodies, nako. Perfect na yan. At syempre, hindi mawawala ang hard-boiled eggs at ang kalamansi. Nako, kitang-kita nyo naman yan mga ka-foodies. Hindi lang yung mukhang masarap. Masarap na masarap talaga yan mga ka-foodies. Ayan, kainan na. Para po sa lahat ng mga gustong bumili ng mga katulad ng gamit namin sa pagluluto, i-check nyo lamang at i-click ang mga links sa description box sa baba. At kung meron naman kayong mga request mga ka-foodies na lulutuin namin sa channel na ito, i-comment nyo lang sa baba mga ka-foodies. At kung inabot naman kayo sa part ng video namin na ito at hindi pa pala kayo subscriber, mag-subscribe na kayo mga ka-foodies. Ano pang hinihintay nyo? I-click lamang ang subscribe button sa baba
At huwag kalimutang i-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga future videos namin. At huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang aming website, ang www.ifoodiebites.com at ang aming Facebook page, ifoodiebites version 2.0 at ang aming Instagram page, ifoodiebites. Ayan mga ka-foodies, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Hanggang sa muli, magandang araw. Paalam!